Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So sa video natin ngayon, so i-share ko sa inyo yung isang set ng mga trabaho dito sa e-commerce. Ito yung task ng bawat isa sa amin. So meron kaming pinagtatrabahuhan ngayon na naka-base sa US. So ito ay mga ukay-ukay business. So dito meron kaming mga task. So i-share ko sa inyo yung bawat trabaho ng isa sa amin na kahit na sino sa inyo ay kaya tong gawin dahil for beginners yung mga trabaho na to dito sa e-commerce. So okay guys, na kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so bago tayo mag-start sa mga naghahanap sa inyo ng certificate no, na pwede nyong i-add sa mga online profile nyo. So join lang tayo dito sa members area natin para ma-claim natin no, yung certificate of completion natin na pwede nyong i-upload sa mga online profile nyo para sa mga newbie, para magkaroon kayo ng certificate na nag-aral kayo ng dropshipping na maipakita nyo sa mga client ninyo. Okay guys, na yung client namin na to, naka-base siya sa US. So dito sa client na to, ito yung shop niya. No? Ipapakita ko sa inyo at na-feature na sila sa Fox News dun sa US. So ito yung online store nila. So dito apat kaming nagtatrabaho na naka-base dito sa Pilipinas. Tapos meron pa siyang mga VA na naka-base naman sa US. No? Meron kaming kanya-kanyang task. So ito yung mga kahit sino sa inyo na kayang-kayang gawin to, no? So dito, ito yung unang-una. Ito yung bago eh. Kasi bawat isang tao sa amin, isa lang yung ginagawa. No? For example, no, sa product listing, isa lang yung nagpa-product listing. Product research, isa lang yung nagpa-product research. Dito naman sa product sold updater, isa lang din yung gumagawa. So i-share ko sa inyo kung paano to ginagawa. So for example, no, itong product sold updater na to. Dito guys, so sa eBay niya, for example, meron siyang or nagli-list siya ng mga products niya. So dito sa eBay, dito sa Poshmark, dito sa Grailed at dito sa Depop. So dito ang gagawin nyo, dito kasi gumagamit siya ng List Perfectly. So sa List Perfectly, kagaya nung ibang napanood nyo, sa mga hindi pa nakapanood sa inyo ng List Perfectly, ilalagay ko na lang yung link sa description na para mapag-aralan nyo kung paano to ginagawa. So isa to sa mga trabaho na pwede nyong makuha dito sa e-commerce. So dito meron tayong i-check. Ito yung Product Sold Updater. So for example, bawat isang store na to, yung isang product niya ay nililista dito sa bawat isang e-commerce website na to gamit yung List Perfectly. Dito kasi sa List Perfectly, pwede mong ilista ng isahan lang dito sa apat na to. O, meron pa rito yung Mercari. So, hindi tayo maka-access sa Pilipinas sa Mercari, kaya meron siyang ibang nagtatrabaho sa Mercari na naka-base dun sa US. So, ngayon, ang gagawin ng mga ng updater, ang ginagawa niya dito ay chine-check niya isa-isa kung meron na sold. For example, na meron ditong sell. So, makikita mo dito sa sold, makikita natin dito yung mga item na nasold. So, iisa-isahin natin yan. For example, may nasold sa Depop. Dito sa Depop, ang gagawin niya ay i-click niya yung isang product, tapos kukunin niya yung SKU. So, bawat product nito merong SKU. Pag kinlik natin yung product na to, makikita natin yung SKU nandito sa dulo. Yan. So, ang gagawin nyo dito, halimbawa, nasold na to dito sa Depop, buburahin na natin siya or i-delist or i-delete natin siya sa ibang mga e-commerce website. So for example, dito sa List Perfectly, makikita nyo yung nasold na product. So ipipaste natin dito yung SKU. For example, copy natin to, tapos ipipaste natin dito sa SKU. Makikita natin dito yung product na nasold. For example, ito. Ang gagawin nyo dito, i-edit nyo siya. Kiklik natin yung edit. Tapos makikita nyo dito sa dulo. Tapos lalagyan nyo siya ng note na nasold na siya. Tapos ang gagawin nyo, yung SKU na yon, halimbawa, na-search natin siya rito. Pupuntahan natin siya sa Grailed. I-check natin siya dito sa Grailed. I-delete natin. Tapos dito naman sa Depop, nakamark na siya automatic as sold. So pag nasold na to dito, pag may bumili pa sa eBay, sa Poshmark, so hindi na naman si-ship ni client kasi nga nasold na siya sa Depop. Kaya ang gagawin ng updater na to ay i-delete niya sa ibang mga e-commerce website ni client yung nasold. So yun yung product updater. So napaka-basic lang nito, no? So yun yung trabaho ng product updater. So dito naman sa number 2 natin, common na common na sa atin to, pero ito pa rin talaga yung pinaka-main na trabaho, no? Yung product lister. So dito sa product lister, marami tayong mga video niyan kung paano ginagawa yung product listing. So sa members area natin, may kompleto tayong course niyan ng product listing. So dito ang gagawin nila sa atin ay magsisend sila sa atin ng mga pictures na may mga UPC. So sa UPC naman, ang gagawin naman doon ng UPC researcher o isa sa mga product researcher ay isesearch nila yung product na yun, ilalagay nila yon sa isang file. So sa file na yon, checkin nyo yung mga na-search na product na UPC. Ang gagawin nyo naman ay ililista siya sa mga e-commerce website ni client. So for example, no,
ililista natin siya or ginagawa namin siya sa list perfectly. So ilalagay ko ulit yung link sa description kung paano yung paglilista ng product sa list perfectly para dito sa product listing na trabaho na to. Isang tao lang ulit yung gumagawa na ito. So ito yung list perfectly. So dito sa track siya, ito yung pinaka main. Ito yung pinaka main kung saan yung store ni client, lahat ng mga product niya na nakalista online ay naka encode dito sa track siya. Yung track siya na to, ito yung pinaka main niya, no? So once na nasold na siya sa ibang mga product, so i-delete na rin siya dito sa track siya or i-mark as sold para malaman doon sa base nila sa US na nasold na yung product na to. So i-ship na lang nila, automatic na i-delete na natin siya sa ibang mga e-commerce website. So sa product listing, napaka-common na nito, no? Lalagay ko na lang yung link sa description. At saka kung interesado kayo sa mga in-depth tutorials nito, no? Dito sa members area natin meron tayo. Okay, so sa description writer, ang ginagawa namin ay may naglilista ng product, ililista niya yan, pinaka-basic. Tapos ang gusto ni client ay gagawan mo siya ng description. Ilalagay mo yung full details para mas maging detalye yung mga products niya sa mga e-commerce website dahil si client ay malaking store. No, sa US, pinipilahan siya ng mga customer kaya kailangan kumpleto detalye yung mga trabaho ng bawat isa sa amin. So kaya meron kaming kanya-kanyang task para hindi siya nakakalito dahil every week meron kaming mga file na dumarating. Next, ito yung cross-posting. So sa product listing, may nagpa-product listing na. Tapos meron pang nagko-cross-post. Yung nagko-cross-post, siya naman yung naglilista sa iba't ibang mga e-commerce website. Yung product listing, siya lang yung maglilista ng product sa list perfectly para mabilis siyang mailista, isa-isa lang siyang inililista ng product lister. So yung sa cross-posting naman, may isang tao naman na nagko-cross-post ng mga nailista sa list perfectly. So meron din process, no, sa list perfectly din nila ginagawa yan para malista yung mga product na isinisend sa amin ni client sa lahat ng mga e-commerce website account ni client na naka-connect sa list perfectly. Yan. So yun yung cross-posting, no. Ilalagay ko rin dito yung link nun, no, sa description yung cross-posting na to. So next naman, ito yung inventory updater. So dito sa inventory updater, so dito naman siya pumapasok sa track siya. So dito sa track siya, once na nasold na siya, kagaya ng sinabi ko kanina, dito siya chinecheck. Tapos minamark siya as sold kasi meron mga products na inilalagay nila sa store nila, no, no, isinasampay nila sa store nila kasi nga meron silang physical store sa US. So kaya meron naka-connecta dito, yung nagtatrabaho naman dito sa track siya ay naka-base naman sa US. So sila naman yung sa inventory nila doon sa base sa US, doon naman nila dinidelete yung listing na yon. Tapos kinukuha na nila yung products, tapos para ma-monitor na namin na wala na yung product na to na sold na. So alis na siya kasi nga dito sa business ni client, para ukay-ukay siya, no. So pag may dumating na mga file sa amin na ililista namin sa mga e-commerce website, so isa-isa lang siya, no. So ito naman yung gamit nung track siya. So dito naman sa UPC researcher naman, ito naman yung mga naglalagay ng link sa file. So yung product lister, meron silang pinupuntahan na file kung saan naman makikita nila yung mga ililista nila. So meron silang individual, no. So yung UPC researcher, ang gagawin nyo lang dito ay yan, kukunin nyo yung UPC ng bawat product na isi-send sa inyo. Tapos isi-search nyo siya sa Google, hahanap kayo ng mga product ng UPC na ibibigay sa inyo ni client. Tapos kukunin nyo yung link na yon, kung anong website yon, para makakuha ng mga details para sa mga description writer at saka sa mga product lister na ililista nila, no. Kukunin nyo yung link na yon, tapos ilalagay nyo siya sa spreadsheet. So yun naman yung gamit ng UPC researcher. So dito kasi physical yung mga product namin, so hindi siya dropshipping. Etong mga trabaho na to, na kahit sino sa inyo kayang-kaya to, kasi nga magkukuhunin mo lang yung UPC, isi-search mo lang. So per week, ang swelduhan namin dito ay 1,600 per file. So sa isang linggo, nagsisend sila sa amin ng 2 hanggang 3 file. So times 3, 1,600 times 3, makatatlong file kami. Yun yung sinusweldo namin. At hindi ko alam kung paano nakaka-access yung client sa GCash. Kasi sumusweldo kami sa GCash. Nakabase siya sa US, pero sumusweldo kami sa GCash. So, etong mga trabaho na to, guys, napaka-basic lang na ito. Kung mapapansin nyo sa mga video natin, product listing, tapos yung nagsesearch ng UPC, tapos yung nag-a-update ng mga inventory, napaka-basic lang, hindi siya naghahanap ng skills kasi may ibibigay siya sa inyong guide or training video kung paano yung gagawin nyo. Kaya kahit sino sa inyo kayang-kaya yung trabaho na to. Binibigyan ko lang kayo ng insight kung ano yung mga trabahong makukuha nyo kapag nag-apply kayo. Sa isang client, hindi lang isa yung hinahanap niya. So, may naghahanap siya ng mga nagpa-product research,
ng lister, nag-update ng mga inventory. So kasama rin siya sa data entry. So ang nagiging trabaho natin dito sa e-commerce, all in all, data entry lang siya. So yun guys, na sana nakatulong sa inyo yung video na to. At sa mga interesado ulit sa inyo, meron tayong course dito sa members area natin para makareceive na tayo ng certificate of completion na makakadagdag pogi dun sa mga online profile nyo. Pwede nyo siyang i-upload para magkaroon kayo ng certificate na nag-aral kayo ng dropshipping. So dito sa channel natin. So yun lang po guys at maraming salamat.